Ay, natuloy ng panahon. Nung una kang umuwi, Barbara. Okay, malikayang-malikaya ka. At sabik na sabik kang makita mo sila. Hindi ka tulad ngayon na namamahayang alinlangan sa iyong kalooban. Arukin mo ang iyong damdamin, Barbara. Ikaw ba'y malikayang muli sa pagbalik mong ito? Tulad nung unay, sabik na sabik ka bang makita mo sila? Ang pagbabalik mo bang ito'y dahil kay Ruth? Dahil kay Karen? O dahil kay Fritz? Hindi kaya ang pagbabalik mong ito'y dahilan sa kinukuyo mong damdamin sa iyong puso? Somos nomine pro tua pecet anim itinerare animae promulae, condages mortales aes exudam in aeterna, sabutanis partem retitue, per Christum dominum mortum anim, oremos tenus que inter apostolicos sacerdotes, a voluntum sacerdotae patiste dignitate, vigere presta sistemus espirum quoque perpetuo, agreo consoro per Christum dominum nostrum, amen. Oremos, Deo que inter apostolicos sacerdotes famulum tuum, sacerdotali patiste, dignitate vigere, festa que somos, erum coque perpetuo agregetur, consorcio, per Christum dominum nostrum, amen. Requiescat en pace, amen. Mami.
Baka kailangan ako ni Karen. Pupuntahan ko siya. Erlyn, higit sa lahat, sa mga naninirahan sa bahay nito, ay ikaw ang nakakaalam kung bakit parang nagbago si Karen ang pagtingin sa kanyang papa. Anong dahilan? Natutulog na ho ako noon. Nang magising ako sa mainit ang pagtatalo ng mama at papa ni Karen. Ruth, bilang isang tao, ay binibigyan kita ng karapatan sa ginagawa mong pagsiselos sa akin. Pero hindi karapatan ng isang ina ang siray ng tangal ng isang ama sa kanyang anak. Kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko sa'yo, ay talagang dapat na masaktan. Dahil hindi biro-biro ang ginagawa mong kasalanan sa aming mag-ina. May mga gabi ko ayoko na umuwi rito, Ruth. At sa ginagawa mo ito sa akin, may mga sandali nga lang kitang makita. Alam ko na akong malaking pabigat sa buhay mo. At tutulungan kita lutasin ang iyong problema. Kung nabigaw ang espiritu ng barahan ni Beatrice sa pagtuntun sa kilida mo, ay ako ang hahanap sa kanya. Ang hindi nagawa na aking katawang mortal dito sa lupa ay gagawin ko sa kabilang buhay. Handa kong bawin ang aking buhay, Fritz. Maipagigansi ko lamang ang kaligayahan inapunin yung dalawa ng babae mo, ha? Karen, tigil ka. Titigil lang ako.
kung sasabihin mo sa akin kung sino ang babae mo. Sinusunta ko sa'yo. Wala akong babae. Kung totoo ang sinasabi mo at hindi ka nagsisinungaling sa akin, ay sumpa mo kayo, Kristo, na wala akong babae. Isumpa mo, Fritz. Pagbabayaran mo ito, Fritz. Pagbabayaran mo ito. Ikaw, at ang iyong babae. Pagbabayaran niyo ito ng mahal. Dinalaho namin sa ospital si Mrs. Martinez. Subalit, huli na ho ang lahat. At habang nakahiga siya sa kama at nag-aagaw buhay, ay kakaibang anyo ang nakita ko sa kanyang mukha. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakita ako ng isang taong malapit nang mamatay. Nasalita ng puot at pagkamuhi ang sinasabi, sa halip na pagsisisi at pagtawag sa Diyos. Dapat ka na ito. Malapit na akong matay. Pag wala na ako, ay wala nang gagampana sa'yo. Sa'yo. At ang babae mo. Pero alam mo ba, maligaya na ako sa pagkamatay ko. Kabilang buhay, malalaman ko sino ba ang kinalulukod mo. Mami! Sinusumpa ko, Fritz. Hindi kita patatayin. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko na ipaghihiganti. Kaligayahan nila kung ninyong talawa.
Sumusunod. Pago. Mami, huwag mong iiwan na. Mami. Karen.
hindi ako nagkasala sa iyo. Mahusigin ang ganito. Thank you.
Sana ako mag-almusal sa'yo. Pero sabi ni Alan Chedding, nagkapi ka na raw. Talagang hindi ako maghanang kumain sa almusal, Fritz. Hindi yun ang dahilan, Magma. Alam kong ayaw mo akong makausap. At hindi ko malaman ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ako. Hindi naman kita iniiwasan. Kaya lang, wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Matatagal lang bago malimutan ni Karen ang nangyari kay Ruth. Umaalis ha. Huwag ka munang umalis, Barbara. Hanggat hindi pa nawawala sa isip ni Karen ang pagkawala ng kanyang mama. Hindi pa ako makapagpapasya sa ngayon, Fritz. Subalit, kung ano man ang magiging kapasyahan ko, yun ay dahil sa pagsasalang-alang ko sa kalagayan ni Karen. Maaaring hindi itong nararapat na sandali upang malaman mo ang sinasaloob ko, Barbara. Subalit ang pagbabalik mo ang sumagip sa akin upang hindi tuloy ang mawala ng halaga sa akin ang buhay. At hindi ko rin inaasahan, Fritz, na ang pagbabalik kong ito
ay para sa pagkamatay at pag-ilibig kayo. Pupuntahan ko muna si Karen sa itaas. Baka hindi pa siya nakahanda papunta sa eskwela. Mrs. Guerra? Mrs. Guerra? Mamaya hapong alam, punta sa opisina. Hindi kita kakailangan ngayon. Oo, Mr. Martinez. Good morning, Miss Enriquez. Good morning. Mrs. Guerra. Meron lang sana akong gustong itanong sa iyo. May isang babaeng madalas puntahan ni Rose nung siya'y nabubuhay pa. Ang kanyang pangalan ay Beatrice. Kilala mo ba siya? Oo, Miss Enriquez. Ang pagkaalam ko ay siyang madalas na maging dahilan ang pag-away ni na Mr. at Mrs. Martinez. Ang Beatrice na ito, Mrs. Guerra. Nalaman ba sa kanya ni Ruth ang katotohanan nais niyang malaman? Hindi. Hindi niya nalaman, Mr. Martinez. Inilihim ko sa kanya ang babaeng nakita ko sa aking mga baraha. Inilihim ko rin kay Ruth ang unti-unting paglaho ng pagmamahal mo sa kanya. Gusto kitang makausap ng masasinan, Beatrice. Tungkol saan, Mr. Martinez? Tungkol kay Ruth. Meron ba kayo bang napag-usapan tungkol sa akin? Tungkol kay Karen? Wala, Mr. Martinez. Beatrice, bago namatay si Ruth, wala ba siyang nasabi sa iyo? Tungkol sa manika ni Karen? Kailangan mo ba kayo sa akin? Oo. Hindi na ba lang isko saan? Tatawagin lang ito ulit.
sa buhay. Matatabunan ng lupa. Anong magiging natulang ang mga nakikita ko? Paano magiging ito? Ruth. Kung halimbawa ng akong patay at ikaw ang buhay, nakita mo ako sa tabi mo. Maniniwala ka kaya ako, Val? Kung alam mo lahat ang mga nangyayari ito, alam mo rin ang dahilan kung bakit ako nagkakagalito. Maralaman mo rin may ibig ako kay Barbara. At ang pagtutol mo, ay nakikita ko sa mukha ng manikang iniwan mo kay Gary. Ang mga bagay na nakikita ko ay hindi ito. Ito ay pangitain ng maling pag-aakala mo sa akin na pinagtataksin ang kita! Ruth! Hindi kita pinagtaksinan! Kapag hindi nagbibigay ng panghihingi sa taong ganang takip sa'yo, at wala akong karapatang pagsingin sa ang iniiwasan mo ay hindi ako. Hindi ang nangangahal. Hindi ang mga nangyayari niyo. Kundi ikaw. Ikaw ang umiiwas sa iyong sarili, Barbara. Iniiwasan mo ang kaganapan ng isang kaligayahan. May karapatang mamuhay sa puso nating dalawa. Hindi mo maaaring patayin ang iyong pag-ibig. Kasabay ng pagkamatay ni Ruth. Si Ruth ay patay na. Subalit ikaw ay buhay. At dapat mong tanggapin ang katotohanan yan. Patay na si Ruth. Patay na, Barbara. Patay na! Thank you.
Pang mapag-usapan ang tungkol sa bagay nito. Pero gusto ko rin malaman mo na hindi ako sang-ayon sa testamento iniwan sa atin ang ating papa. Tungkol sa anong bagay sa testamento ibig mong sabihin, Ruth? Nang namatay ang Nina at nagpakasal ang papa sa aking mama ay nakatayo ng bahay na ito. Ito yung sinanda na aking mama para tirhan ko kung sakaling ako ay mag-asawa na. Maaaring nagkamali ang papa sa pagpapamana sa iyo ng bahay na ito. Pero alam mo, ako ang higit na may karapatan dito. Alam ko, Ruth. Ikaw ang higit na may karapatan sa bahay na yun. Barbara? Hello? Hello, Barbara? Maaari ba umuwi ka rito? Ruth? Oh, ano? Kailangan umuwi ka rito kaagad, Barbara. Kailangan na kailangan kong tulong mo. Huh? Anong problema mo? Barbara, super. May problema ako kay Chris. Ruth, wala akong maaaring maitulong sa'yo sa problema mong yan. Kailangan mo ito rito, Barbara. Baka ko na mangyari sa akin. Baka hindi ko matingin ang aking sarili. Baka ko na magawa ko sa kanya. Baka ako masinanan pa rin. Ruth, kayong dalawa lamang, ni Fritz, ang maring lumutas sa problema ninyo niyan. Paalam, Rose. Patawarin mo ko sa anumang pagkakasalang nagawa ko sa iyo. Mrs. Guerra, alam kong ikaw lamang ang makakaunawa sa akin sa pag-alis kong ito.
Pero, kinakailangan bang umalis ka, Miss Enriquez, na hindi nalalaman ni Karen? Si Karen lamang ang tanging dahilan na maaaring makapigil sa aking pag-alis. Alam kong habang ako'y narito, ay hindi madarama ni Karen ang halaga ng pagmamahal sa kanya ni Fritz. At ang aking pagtigil dito, Mrs. Guerra, ay hindi maaaring gumamot sa inanakit na nadarama ni Karen sa kanyang papa. Kailangan sabihin ko sa kanya, Miss Enriquez. Mas magiging masakit para sa kanya na mamayang pagbalik niya rito ay malaman niyang umalis na kayo at hindi na muling magbabalik. Hihintayin ko pa rin ang pagbabalik mo, Barbara. Fritz. Ikaw na lamang ang nalalabi kay Karen para magmahal sa kanya. Alam mong dahilan kung bakit kinakailangan kong umalis. Hindi ko alam ang dahilan! Hindi ko alam ang dahilan kung bakit kailangan mo umalis. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit kailangan lumayo ka rito. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit kailangan iwasan mo ako, Barbara. Barbara. Hindi isang pagtataksil para kayo. Ang kausapin mo ako at kausapin kita. At pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa. At ang tungkol sa... Nagkakamali ka, Fritz. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ang pag-alis kong ito'y... si Karen ang dahilan. Siya lamang at wala ng iba pa. Ang mahalaga ay may balik sa iyong pagmamahal ni Karen. At yan ay magagawa mo kung wala ako. Hindi ako niniwala sa iyo. Kinakasangkapan mo lamang si Karen upang may tago ang tunay mong damdamin para sa akin. Fritz, anong nangyayari sa iyo? Hindi mo ba naunawaan ang mga nangyayari sa bahay na ito? Hindi mo ba naunawaan ang nadarama ni Karen sa mga sandaling ito na wala ng ina ay parang wala pang ama? Kayo ikaw ay buhay. Narito at kasama niya sa bahay. Hindi ka ba marunong umunawa? Ang iniisip mo yung pansarili mong damdamin para sa akin habang unti-unti mong pinapatay ang kaligayahan ni Karen sa bahay nito! Ako ang dapat mong unawain, Barbara. Ang
pagmamahal sa akin ni Karen. Ay kasamang namatay at inilibing sa punto ni Ron. At isang buhay na pag-ibig lamang. Ang maaaring bumuhay sa isang patay na pagmamahal. Kapag umalis ka, Barbara, dalawang pagmamahal at kaligayahan ang mawawala sa bahay nito. Kay Karen. At sa akin. Hindi ko naman dahilan kung bakit kailangan mo lumayo. Hindi ko naman dahilan kung bakit kailangan iwasan mo ako, Barbara! Karen! 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 Thank you.
Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Ano ba? Ikaw naman ang susunod nila. Magmamanji ka. Mag-iingat ka, Baba. Ikaw ang susunod. Ikaw naman ay susunod nila. Siro, alam mo ang manika. Ikaw ang isusunod nila, Barbara. Mag-iingat ka. Ikaw na nasa kabilang buhay. Ikaw na naglalakbay sa karimlan. Ikaw na hindi matahimik. Tinatawagan ka namin. Tinatawagan ka namin sa mga sandaling ito. Rose, tingin mo ang aming panawagan. Pagtasin mo ang tulay. Ako titigil hanggat hindi ako nakapaghihiganti! Barbara! Papatayin kita, Barbara! Papatayin kita! Thank you.
Unti-unti. Unti-unti. Tulog mo yung ginawang pagpatay sa akin. Papatayin kita. Papatayin kita sa sindak. Papatayin kita sa sindak. Tutuloy na kami, Mrs. Guerra. Ikaw nang bahalang tumingin kay Fritz. Kung ano man ang gusto niyang ipasabi sa amin, tawagan mo na lamang ako ng long distance. Alam mo ba ni Mr. Martinez kung gaano kayo katagal magbabakasyon ni Karen? Hindi ko pa rin matiyak kung kailan kami makababalik dito ni Karen. Tutuloy na kami. Kausapin ko siya. Nang sumagot siya sa akin, ay parang si Ruth ang nagsalita. Alam ko ang ibig mong sabihin, Barbara. Pero, ikaw na rin ang sabing, kahit ang pare na hiningaan mo ng payo, ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi mo. Aling Benita, kayo ang huling taong inaasahan kong maniniwala sa mga sinasabi ko. Kung muli akong mabibigo, sa huling taong inaasahan kong maniniwala sa akin, sino pang maari kong hinga ng tulong? Barbara, kilala kong ugali ni Ruth. Mapusok, mapag-angkin. Gustong siyang laging nasusunod. Naniniwala ko na kung nabubuhay si Ruth, magagawa niya ang mga sinasabi mo. Oh, Barbara,
Naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Walang hanggan itong kapangyarihan. Kung hindi, ayaw kong gagamit ng kapangyarihan para
manahimik ang iyong espiritu. In nomine Patri, et Filii, et Spiritu Sancti, judice, Spiritu Numinum. Judice, et gredi corpore iuvos filios innocentes. Et gredi, Spiritu Numinum, nicotemi, gredi, Pater Noste, Dissimo Senis, Sanctifice Tua Nomenitu, adduci al Regnum Tua, fiat voluptas tua, secut in seri dritica, pan nostrum quotidiani, da nobis hoci, et indemit in nobis de vita nostra, secut in deferentus debiturus nostrum, et in lucas in tentationem, sed levera, nos amare. Amen. Bago dumilim, babalik din ako. Kasi alalang-alala itong aking anak sa kanyang asawa. Kaninang umaga pa raw ay sumasakit nandiyan. Baka raw manganak na. Alam mo naman, nanganganay itong aking manugang. Oo, Aling Benita. Eh, Barbara, talaga bang hindi mapipigil ang pag-alis ninyong dalawa ni Karen? Kasi hindi magkakasi ang dalawang araw para makita ninyo ang magkakandang lugar sa paligid ng pulong ito. Siguro naman ho, hanggang bukas ay mapapasyaran na namin ni Karen ang ibang magandang lugar sa pulong ito. Kasi ho, kailangan na namin talagang umuwi sa Makalawa. Naalala ko ang kalagayan ni Fritz Hospital eh. Karen? Magpagbait ka ha? Lola Benita, uwi niyo ako ng Suman ha? Aba, oo. Aalis na kami. Oho. Tutuloy na kami. Tita Babs, halika. Sakay tayo sa speedboat. Pasama tayo kita, Sio, para hindi po tayo sa buong island. Ha, Tita Babs? Bukas na kaya. Walang maiiwan dito sa bahay, eh. Eh, di kami dalawa na lang ni Erlyn. O, sige. Pero sandali lang kayo, ha? Oo, Tita Babs. Tayo na, Erlyn! Erlyn, huwag mong pababayaan si Karen, ha? Oo. Karen! Huwag kang masyadong malikot, ha? Oo, Tito Babs! Bilihan mo, Erlyn! Tayo na, Tasyo! Thank you.
Aling Benita? Karen? Erlin? Karen? Erlin? Aling Benita? Aling Benita? Erlin. Oh? Tita Bax? Sorry ah. Kasi nasira yung motor ng speedboat eh doon sa kabilang island. Sorry ah. Kasama ka kay Tasio sa bayan. Puntahan mo si Aling Benita. Sunduin mo. Wala tayong kasama sa bahay ngayong gabi. Oh, Miss Enriquez. Tita Bugs? Kanina ka ba naghihintay sa amin? Sorry, Tita Bugs, ha? Hindi ko na uulitin ito. Hindi ka na sa bahay! Hindi ka na! Tita Bugs? Thank you.
akong sandali, Barbara. Ang katuparan na aking paghihiganti. Kilala kita. Mahal mo si Karen. At hindi mo siya magagawang saktan. Subukan mo, Ruth! Subukan mo kung gaano ko totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. Sige. Lumapit ka. Lumapit ka sa'kin! Patutunayan ko sa'yo na totoong lahat ang mga sinasabi ko! Sige, Ruth! Lumapit ka! Lumapit ka! Ang wala ng karapatang umulit sa mga nalalapit sandali ng aming
buhay sa daigdig na ito! Thank you.
Ang basag na salamin, Barbara.
Tamutin mo ang salamin, Barbara. Tapusin mo na ang iyong mga paghihirap. Mahuhay mo sa tindig nito ay hindi matatahimik. Narito ako, Barbara. Sige. Tapusin mo ang salamin. Love.